Nagsisimula ang ating kwento sa lugar ng digmaan. Nakikita natin ang isang laban ng kinuha na ang buhay ng lahat ng mandirigma. Nakikita natin ang kamay ng isang taong nakahiga sa sahig, halos walang buhay habang hawak ang isang sirasirang pulang gintong bato. Naglalakip ang apoy at abo sa isang batang mandirigma na nakasuot ng itim na kasuutan, may dilaw na bandana, at pula na sapin sa leeg. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng dugo, ang noo ay basang-basa nito habang ang kanyang bibig ay umaagos din ng dugo. Sa kanyang mga huling sandali, naaalala ng mandirigma kung paano siya tinawag na ang pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan, at nagsisimulang maunawaan na siya ay mamamatay din. Iniisip niya sa kanyang sarili kung karapat-dapat ba siyang tawaging pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan, kung paano niya halos napinsala ang seven-finned demons, ngunit nagulat siya nang matuklasang sa lugar ng sinaunang mga hari ay may isang huling walong demonyong fin na hindi na itala sa mga libro. Ito ay biglang dumating at siya ay natatalo sa labanan. Sinusubukan niyang bumangon gamit ang kanyang buong lakas, ngunit binabalikan siya ng alaala ng ikawalong demonyong fin na winasak ang buong sangkatauhan sa labanan. Sa sandaling iyon, lumulutang papalapit sa kanya ang isang pula at lumilipad na demonyo habang iniisip niyang lahat ito'y kanyang kasalanan, dahil nabigo siyang magtagumpay bilang pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan. Ang demonyo ay tumingin sa kanya gamit ang mga dilaw na mata. Hindi alam ng ating bida kung ano ang gagawin ng ikawalong demonyo. Bigla, bumaba ang ikawalong demonyo sa kanyang harap at habang unti-unting iwinawakas ang kanyang buhay sa kawalan, nakikita niyang ang kamay ng demonyo ay umaabot sa kanya bago ang kanyang buhay ay magwakas sa ganap na kadiliman. Napatanong ang ating bida kung ito ba ang kamatayan. Bigla, nakakita siya ng isang maliit na liwanag na pumapailan lang bago ito maging mas maliwanag. Bago sumabog ang liwanag at takpan ang kanyang paningin sa isang kagyat na pagsiklab ng liwanag. Ang ating bayani ay nagising sa kalagitnaan ng isang grupo ng mga binatang lalaki na lahat ay sumisigaw ng salitang, saludo. Lumiwanag ang kanyang mga mata habang nauunawaan niyang siya ay nasa isang lubos na ibang lugar at nagsimulang magtanong kung ito ba ay isang panaginip lamang matapos mamatay. Tiningnan niya ang paligid at napagtanto na tila masyadong totoo ang hitsura nito sa kanyang paligid. Tiningnan niya ang kanyang kamay at hinalughog niya ang kanyang mukha. Nagsimula siyang umiyak sa kanyang isipan, iniisip kung saan napunta ang kanyang magandang mukha at maayos na pangangatawan. Napatanong ang bida kung sino siya at saan siya naroroon. Mga tanong na makikita sa kanyang mukha at ang sagot sa mga ito ay simple, ito ang lungsod ng Helios, isang malaking pamayanan ng lungsod na napalibutan ng mga pader. Waring nasa loob siya ng isang pasilidad para sa pagsasanay, nakatayo kasama ang iba pang mga bagong recruit na kadet na nagnanais na maging mga mandirigma. Isang lalaki na may kulay dilaw na kwadradong buhok at balbas ang nakatayo sa harap ng mga recruit at nagsimulang sumigaw sa kanilang lahat. Ipinaliwanag niya na dapat nilang maunawaan ang kahalagahan ng pagsali sa pagsusulit ng mga mandirigma sa kanilang buhay. Ipinaliwanag niya na ang salitang mandirigma ay nagpapahiwatig ng dalawang bagay, ito ang proteksyon at pag-asa. Mukhang may karunungan ang mga ginto niyang mata, parang siya'y nakaranas ng maraming labanan. Matapos ang lahat, siya ang ikatatlong leader ng squadron ng Helios City, si Jiao Tang, isinalaysay niya ang nangyari 3,069 na taon na ang nakaraan, nang dalhin ng 6 na malalaking steles ng Ancient King ang Apokalipsis sa harap ng sangkatauhan. Ipinakwento niya ang alamat kung paano nagmistulang baha ang libu-libong demonyo sa kanilang mundo at pinatay ang halos bawat tao na kanilang natagpuan. Gayunpaman, sa kabila ng malapit na pagkaubos, nagpatuloy ang sangkatauhan sa kabila ng hirap. Ang kabrutalan ng mga demonyo ay nagturo sa mga tao kung paano sila dapat mag-adjust kung nais nilang manatili sa laban, kaya't sila'y gumawa ng isang bagong anyo ng kagamitan upang labanan ang mga ito. Tinawag nila itong grafting equipment. Ito ay isang teknolohiya na nilikha sa pamamagitan ng pagkuha ng mga internal core ng mga demonyo at pagkatapos ay ginagamit ng isang tao upang bigyan ng mga ito ng lakas na makakasabay sa kapangyarihan ng mga demonyo. Pagkatapos nito, dumating ang pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan. Si Ang, siya ang itinuturing na hari ng lahat ng mandirigma at siya ang nangunguna sa lahat ng mandirigma sa buong mundo upang labanan ng mga demonyo. Lumaban si Ang at ang kanyang hukbo ng mandirigma laban sa pinakamalakas na alo ng mga demonyo na kailanman naging tanaw ng mundo. Isang mahabang labanan na halos walang katapusan dahil tumagal ito ng maraming linggo. Ngunit gaya ng ating alam, natalo ang mga tao at ang sangkatauhan ay napasailalim sa kadiliman. Subalit sa kaligayahan matapos ang walang katapusan na laban, nagtagumpay ang sangkatauhan na puksain ng mga demonyo ng sapat upang makabili sila ng 60 taon ng kapayapaan at progreso. Matapos marinig ito,
Nauunawaan ang ating pangunahing tauhan na si Ang na mahigit ng 60 taon mula nang siya'y mamatay at muling ipinanganak sa hinaharap. Nagpapatuloy ang squadron leader sa pagsasalaysay tungkol sa mga malaking nawala sa sangkatauhan dahil sa pagkamatay ng maraming malalakas na mandirigma, kabilang ang kanilang pinakamalakas na mandirigma na si Ang. Ipinamalas niya kung paano natalo si Ang laban sa mga pinakamalakas sa kanilang mga kalaban, ang pitong demonyong Fin. Ang laban ng mga demonyo at ng sangkatauhan ay ipinakita na ang digmaang ito ay nagdulot ng tibay ng loob ng sangkatauhan kahit sa mga pinakamadilim na oras. Ito ay tinatawag na Battle for Dawn na isinulat sa libro ng kasaysayan. Gayunpaman, malakas ang naging reaksyon ng ating pangunahing tauhan na si Ang sa pagkakarinig nito, na nag-iisip kung paano ang pinakamalakas na demonyo ay hindi ang pitong demonyong Fin kundi ang ikawalong Fin na demonyo na wala ni isa mang nakakaalam na umiiral. Nagtaka siya kung paano hanggang sa ngayon ay hindi pa rin alam ng sangkatauhan ang buong lawak ng kakayahan ng kalaban. Samantala, patuloy pa rin ang squadron leader sa kanyang pagsasalaysay tungkol sa digmaan at kung paano ito nagbukas ng bagong landas para sa sangkatauhan. Natapos niya ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga recruit kung alam na ba nila ang kahulugan ng pagiging isang mandirigma. Sumisigaw ng pagsang-ayon ng mga mandirigma, ngunit napansin niya na tahimik at nag-iisip ang ating pangunahing tauhan. Lumalapit ang squadron leader sa pangunahing tauhan, na may mataas ang tindig dahil sa kanyang malalaking pangangatawan. Sinisimulan niyang sawayin ito dahil hindi alam ng pangunahing tauhan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang tunay na mandirigma. Ikinagulat ito ni Ang, at tinatanong siya ni Jitao Yang kung ano ang pangalan niya. Nalilito ang pangunahing tauhan ng sandali, nagtataka siya kung sasabihin ba niya sa squadron leader na siya ay tunay na ang reinkarnasyon ng pinakamalakas na mandirigma sa kasaysayan na si Ang. Nang tanungin niya ang kanyang sarili kung maniniwala ba ang iba na siya si Ang dahil sa katawan niyang mahina at payat, hindi pa siya makaisa ng sagot nang biglang mapansin ng squadron leader na ang pangunahing tauhan ay may parehong pangalan ng alamat na mandirigma na nasa kanyang badge. Lalo pang ininsulto siya ng squadron leader, sinasabi na siya ay isang tanga na walang espiritu ng mandirigma at hinawakan niya ang balikat ni Ang at pagkatapos ay sumuntok ito ng malakas sa mukha. Napakalakas ng tama ng kanyang suntok sa mukha ni Ang at napasubsob ito. Napagtanto ni Ang na ang bagong anyo niya ay malaking pagbaba mula sa kanyang orihinal na katawan, dahil hindi ito kayang umaksyon kahit sa simpleng atake. Nasalo si Ang ng isang lalaki at nagsisimula ng umalis ang squadron leader sa silid pagkatapos sabihing babantayan niya si Ang sa panahon ng pagsusulit ng mandirigma. Sumigaw si Jitao Yang na ang lahat ng mandirigma ay pumunta sa examination grounds. Bago umalis ang squadron leader siya ay nagsabi na susuriin naman nila ang pangangatawan ng mga recruit. Binubulungan si Ang ng isa niyang kasamahan na tinitingnan siya, at nagtanong kung okay lang ba siya. Sumagot si Ang na buhay pa naman ito. Nagpakilala ang binata at ang pangalan niya ay Lan Snow. Samantala, sa malayo sa silid, may isang babae na mandirigma na nakatayo na nagmamasid. Pinagtatawanan niya si Ang dahil sa kanyang pangalan at sa pagiging payat nito. Lumapit siya at lalo pang ginawa siyang katawa-tawa sa pagsabi na ang pagkakaroon ng parehong pangalan ng dakilang bayani na si Ang ay hindi siya gagawing malakas nito. Ito si Sito Leo, isa ring mandirigma na handang makipaglaban sa mga demonyo sa bukas na kampo. Tumalikod si Sito at sinabihan si Ang na isip bata. Nainis si Ang sa ganitong asal at nagtatanong kung may kaugnayan ang kanyang pangalan sa kanya. Ipinapaliwanag ni Lance Snow na si Sito ang pinakamahusay na mandirigma sa buong batch at kilala bilang Unsmiling Rock Asa. Bukod dito, siya rin ang panganay sa pinakakilalang pamilya ng martial arts sa lungsod ng Helios, ang Sito family. Nagtataka si Ang kung bakit pamilyar sa kanya ang apelyidong Sito. Samantala, tinutulungan siyang bumangon ni Lance Snow. Habang bumabangon sila, napansin nila ang isang ilaw sa likuran nila. May isang babae na may kulay rosas na buhok na nagpipicture sa kanila. At nagsabi na isang kahangahangang pagpapakita ng brotherhood. Habang hawak ang camera, nagsabi ang magandang dalaga na huwag siyang pansinin. Tiningnan ni ang maganda na dalaga at itinanong kung sino siya. Samantala, tila mas interesado si Lance Snow na malaman kung siya ba ang nagpipicture kanina. Ang babae ay sumagot na siya nga. Siya'y nagpakilala bilang Sujo, ang totoong pangalan niya ay Suiju Yuhue ngunit mahirap sabihin kaya tatawagin natin siyang Sujo. Si Sujo ay nagsabi na ang pagtulong ni Lance Snow kay Ang ay nagpapakita ng napakagandang imahe sa kanyang pag-iisip bilang romantiko, tiningnan ulit ni Sujo ang larawan sa kamera at pinuri ito habang namumula ang mukha. Hindi nagtagal ang dalawang ito ay napagtanto na ang babae ay hindi gaanong matalino. Lumipat ang eksena sa lugar kung saan ginaganap ang pagsusuri sa pisikal na kondisyon, at tila mas may kumpiyansa na si Ang.
Iniisip niya na kahit ang kanyang katawan ay payat na ngayon, siya pa rin ang pinakamalakas na mandirigma. Iniisip niyang madali lamang ang pagsusulit at makakamit niya ang napakataas na grado. Ang unang pagsusulit ay isang mahabang takbuhan, isang pagsubok sa pagtitiis at tibay. Nagumpisa ang takbuhan at si Ang ay nagmamadali, tiwala sa kanyang kakayahan na tumakbo ng sobrang bilis. Iniisip niyang maaaring magtala siya ng record. Gayunpaman lumipas ang ilang minuto, ang tanging record na kanyang winasak ay ang pinakamabagal na makarating sa finish line. Napahiga si Ang sa sahig dahil sa pagod at ang ibang recruit ay nagsimulang pagtawanan siya. Napaisip si Ang na ang kasalukuyang katawan niya ay hindi maganda. Ang ikalawang yugto ng pagsusuri ay nagpapakita ng lakas ng braso. Halos lumabas ang mata ni Ang sa sobrang sakit ng kanyang kamay pagkatapos suntukin ang bakal na makina. Dahil dito siya ang pinakahuli sa rankings. Sa ikatlong yugto ang pagsusulit ay ang pataasan tumalon, si Ang ay muntik ng hindi makalundag ng isang metro, kaya tinawag siyang tanga ni Sito. Napahawak si Ang sa kanyang ulo at halos maging zombie ang mukha dahil sa kahihiyan. Hindi lang naging huli si Ang sa lahat ng pagsusulit, kundi siya rin ang may pinakamababang resulta sa kasaysayan nito. Nalungkot siya, pero nandoon si Lance Snow upang siya ay damayan, habang si Suju ay nadismaya dahil mukhang babagsak si Ang at ito na ang huling litrato na makukuha niya sa kanya. Isa sa mga bantay ang nakipag-usap sa squadron leader at tinanong kung dapat bang tanggalin si Ang dahil sa napakababa na resulta ng mga pagsusuri nito. Sinabihan ni Jiao Tang ang lalaki bagamat walang pag-asa sa kakayahan si Ang, may karapatan pa rin ito na sumali sa ikalawang yugto ng pagsusuri. Alam niyang ito na marahil ang huling pagsusuri ni Ang kung titingnan ang mga resulta. Naglakad si Ji Taoyang at sumigaw na sisimulan na nila ang ikalawang pagsusuri. Nagsimula ang ikalawang yugto ng pagsusuri, kung saan susuriin ang bawat kandidato para sa kanilang pag-synchronize sa grafting equipment. Ngumiti si Ang dahil alam niyang ang dagdag lakas mula sa mga suot ay maaaring makatulong sa kanya. Nakuha niya ang pinakamataas na synchronization rate na 76% 60 taon na ang nakalilipas. Kaya siya ay kumpiyansa kahit na may hindi karapat-dapat na katawan, baka maayos siyang makapag-synchronize dahil sa kanyang determinasyon. Iniisip ni Ang habang papasok sa loob ng silid, na ipapakita niya ang kanyang tunay na kakayahan sa mga taong tumawa sa kanya at sisiguraduhin niyang kukunin ang pinakamataas na marka ng synchronization rate. Sa loob ng pasilidad, medyo naguguluhan si Ang sa pagtingin sa bagong anyo ng grafting equipment pagkatapos ng 60 taon, mas magaan ito kumpara noon at mas komportable tingnan. Samantala, sa entablado, nakikita natin si Sito na sinusuri para sa kanyang synchronization sa grafting suit. Nakakuha siya ng 39 na rate ng synchronization at nagulat ang lahat sa kakaibang taas nito. Pinupuri ang kanyang pagiging bahagi ng pamilyang may alam sa martial arts at kanyang kagandahan. Ang ibang recruit ay nag-iisip kung sa paanong paraan nila makukuha ang pansin ng magandang dalaga. Habang si Ang ay nakatingin lang ng walang pakialam, dahil hindi naman siya nahuhulog sa trip ng mga ibang recruit. Tinanggal na ang konektadong cord na nagkokonekta sa suit ni Sito, at umalis sa entablado na tila isang modelo maglakad sa kanyang paglisan. Hanggang sa pagbaba sa hagdan patuloy pa rin ang mga lalaki sa pagpuri kay Sito. Si Sito ay nagpatuloy sa pintuan ng kanilang lounge. Pagsara ng pinto si Sito ay nakahinga ng maluwag. Habang nakasandal sa pintuan, pinpuri ni Sito ang kanyang sarili sa pagkuha ng 39%. Napatanong siya kung nakita ba ito ng mga tao sa silid. Habang namumula ang kanyang mukha, nasabi ni Sito na wala naman sa kanya kung may humanga sa kanya pero gusto niya ay low-key lang. Sa kabilang banda, na-impress si Ang sa galing ni Sito na may 39 na synchronization rate kahit sa assessment pa lamang. Si Lan ay yumuko at kanyang sinabi kay Ang na ang lakas ni Sito ay kakaiba. Dagdag pa niya na si Sito ay puno ng pumapalakpak na enerhiya at maaari mong maramdaman ang lakas na umaagos sa ilalim ng kanyang payat na katawan. Kinumpirma ni Ang na nararamdaman niya rin ang parehong enerhiya kay Sito. May pagtataka, tinanong ni Lan kung hindi ba kabado si Ang. Sumagot si Ang na sanay na siya dito. Nagtampisaw ang kilay ni Lan at nagtanong. Ipinaliwanag ni Ang kung paano ang maraming mga baguhan ang sumubok sa pagsusulit. At madalas ay makikita sa kanilang mukha ang sakit dahil sa pagtugon sa kagamitan. Sa kanilang unang pagtangka sa paggamit ng kagamitan, inilalagay ang kanilang katawan sa isang tiyak na pagpasa ng kapangyarihan mula sa core. Sinabi ng isang bantay na ang kanilang synchronization rate ay nasa 12% at kinakailangan nilang tiisin ang kapangyarihan ng demon core. May ilan na pumili na sumuko dahil sa sobrang sakit at hindi kinakaya ang kapangyarihan ng demon core.
May pagtataka si Ang, at sabi niya na kailangan lang nila ng 10%ng synchronization rate para pumasa. Samantala, nakamit nila ng 24%ng synchronization rate na wala man lang sakit o hirap na naramdaman. Sa di inaasahang pangyayari, may mga kalahok na nagpakita ng hindi inaasahang resulta. Si Sujo, halimbawa, ay umabot sa 30%ng synchronization rate at mas higit pa sa numero na nakuha ni Sito, na nagpapatunay sa kanyang pagpasa. Sa obserbasyon ng commander na si Jitao yung waring natuklasan ng pagsusulit ang mga may talento na mga bagong recruit. Sumang-ayon ng magandang babae na may hawak na tablet, at binanggit si Sujo na may pinakamataas na numero. Ipinakita ng pagsusuri na 6 na mandirigma ang umabot sa 30% o higit pa, at ito ay nagpapakita na malapit na sila sa pamantayang itinakda para sa mga mandirigma, nakatumbas at inihambing sa ibang bayan na may C-rank. Nasabi ng babae na hindi mababa ang kalidad ng kabuuang grupo. Gayunpaman, itinanggi ng commander, at sinabi na may mga individual pa rin na may mababang kalidad, habang nakatingin kay Ang na naglalakad patungo sa silid ng synchronization. Ang mga ibang recruit ay nagsasabi na si Ang na ang susunod, at sila'y nagtataka kung sa katawan niya ay baka agad siyang samuka ng dugo. Ang mga tawa ng mga recruit ay rinig ni Ang. May isa pa na nagsabi na ang nangyari sa unang yugto, si Ang ang huli sa lahat ng pagsusuri. Sinasabi ni Ang sa kanyang sarili, na tumawa kayo hanggat gusto ninyo, mga bata na walang karanasan. Dagdag pa ni Ang, huwag nilang malilimutan na kunin ang mga panga nila sa sahig kapag ito ay nalaglag pag nakita nila ang porsyento ng resulta ni Ang. Pagdating niyang sa entablado, pinili niya ang pula na energy core. May 6 na uri ng demon core na nakolekta mula sa labanan. Sa 6, ang 4 na pinakakaraniwan ay pula, dilaw, berde, at bughaw. Ang pula ay kumakatawan sa lakas, ang dilaw ay kumakatawan sa depensa, ang berde ay para sa paggaling. At ang bughaw ay para sa bilis. Ang mga bihirang uri ay ang lila na kumakatawan sa imaginary power, at ang itim na core na kumakatawan sa espasyo at oras. Ang itim na core ang masasabing sobrang bihira sa lahat. Si Ang ay tumayo sa loob ng grafting equipment at nagsimulang ilagay ang pulang core sa kanyang dibdib. Nag-iisip si Ang sa kanyang sarili na ang tinatawag na grafting, ang pinakamahalaga dito ay ang lakas ng loob. Nagsimulang umilo ang pulang core. Sa isip ni Ang, ang lakas ng loob ay nagtatakda ng porsyento ng kapasidad ng sakit na kayang sani ng tao mula sa demon core. Ito rin ang nagdedesisyon sa synchronization rate, matagumpay na napaandar ni ang core sa kanyang dibdib. Nagtanong ang bantay kung handa na siya, at sinabi ni Ang na maaari na silang magsimula. Sa kwarto ng pahingahan, ang pulang ora ay makikita sa loob. Napalingon at nagtataka si Sito kung bakit napakalakas ang reaksyon ng demon core kay Ang. Habang nakatayo sa loob ng grafting equipment si Ang ay sumigaw sa kanyang isip na dapat buksan ang mga mata ng mga ibang recruit at panoorin siya, sapagkat ipakikita niya sa kanila ang synchronization rate ng pinakamalakas na mandirigma sa kasaysayan ng mundo. Ngumiti silan at nagsabi na tila nagtatago si Ang ng tunay niyang lakas. Nagtataka naman ang mga bantay sa pagtaas ng synchronization rate na tila mas mabilis, at agad na umabot ng 40%. Ngumiti si Ang at nagsabi na wala sa kanya ang 40%, nung kanyang nakaraang buhay ay may 76%ng resulta ito. Yumuko si Ang at ang mga pulang ora ay lumabas sa kanyang katawan at balak niya na dagdagan pa ito. Nagtataka ang lahat ng mga tao sa silid kung paano ito nadaragdagan pa. Lalo pa itong umangat, totoo ba ito? Nagtataka ang commander kung ano ang nangyayari sa sobrang taas ng synchronization rate. Ano ang mali? Mas lalo pang umangat, 70%, 80%. Nagtataka ang mga baguhan kung ano ang nangyayari. May ginawa ba siyang pangdadaya? Siguro may sira ang aparato, sabi ng isang lalaki. Sinasabi ni Ang sa sarili na siya ang hari na kilala ng lahat bilang pinakamalakas na mandirigma. Kung hindi dahil ang core ay masyadong mababa ang ranggo, kung hindi dahil ang katawan niya ay mahina, ay siguradong ang kanyang presensya pa lamang mag-isang magpapatumba sa kanilang mga tuhod. Ito ang agwat natin, dagdag pa ni Ang habang nakangiti at puno ng ora na pula sa katawan, bigla ang dilaw na mata ni Ang nagsimulang umugat. Para bang ang kanyang katawan at lakas ay nahuhulog sa ilalim ng kadiliman. May pulang kamay na ora ang lumabas sa likod ni Ang at ito ay nabuo ang isang imahe ni Ang nung ito ay buhay pa. Napagtanto ni Ang na ang kanyang enerhiya ay nagkakalat. Bigla ang makina ay umilo at si Ang ay naputol ang koneksyon nito sa makina habang ang dugo ay lumalabas sa kanyang mga bibig. Tama na, hindi na kaya ng katawan nito. Ano bang nangyayari? May sira ba ang aparato?
Nalito ang bantay nang makita ang synchronization rate na bumaba sa 10%. Kaagad na nadiskubring nag-iba ang demon core kamakailan lamang. Marahil ito ay isang di-karaniwang core na nagdulot ng issue sa data na nakakagulat. Sabi ng assistant, si Commander G. Tao Yang ay naguguluhan na may issue ang aparato at sinasabi na ang synchronization ay 10% lang sa huli, sapat lang para pumasa, at sinasabi ng assistant na oo. Sinabi ng isang lalaki na alam niya yon, nangyari yon dahil sa abnormal na core. Dumating silan sa entablado at tinanong si Ang kung okay lang ba ito. Sumagot naman si Ang na okay lang siya, pagod lang siya, at makakabawi rin siya sa pahinga. Nangangapa ang isang lalaki na oo, tignan mo ang kanyang mahinang katawan. Walang paraan na may takot na synchronization rate siyang ganon. Halos pareho na ito sa antas ng kapitan ng S-rank. Si Situ naman ay seryosong nakatingin kay Ang at nagulat dahil akala niya may ibang mas kapansin-pansing tao sa bayan kaysa sa kanya, at kinukuha nito ang lahat ng atensyon. Di niya maaaring payagan yon. Kinarga ni Lan si Ang palabas ng silid. Habang buhat ni Lan, si Ang ay nagsabi na kasalanan niya ito dahil bakit sinubukan niya pang makipagkumpetensya sa mga batang kalahok. Nagpasalamat siya na kahit papano siya ay nakapasa. Patuloy pa rin sa pagkuha ng mga litrato si Sujo sa bawat anggulo. Sa silid pahingahan, nagtataka si Ang kung ano ang nangyari na parabang biglang nawala ng lakas ang buong katawan niya. Hindi pa siya nakakaranas ng ganitong sitwasyon noon. Dapat sana ay kayang magtagal hanggang sa 80% synchronization rate gamit ang kanyang lakas ng loob. Dagdag pa niya kahit na mababang ranggo lang ang core, hindi sana ito dapat nag-iba at nabasag. Ang kanyang pag-iisip ay naputol nang magbukas ang pintuan ng silid. Sumigaw si Commander G at agad namang nagsitayuan ang mga recruit. Pumasok ang commander na may seryosong mukha kasama ang ibang opisyal. Naglakad sa gitna si Commander G at pinuri ang mga recruit sa kanilang pagpasa sa mga pagsusuri at pagpasok ng mga ito sa huling pagsubok. Sinasabi ni Commander G na may huling yugto pa silang haharapin. Ang praktikal na labanan, sinasabihan niya sila na haharapin na nila ang mga demonyo sa unang beses sa kanilang buhay. Sinabihan niya ang mga recruit na sana'y lahat sila ay makapasa ng ligtas sa eksaminasyon. Pumila na sila para lumipat sa pangatlong yugto ng pagsusulit. Si Ang naman ay mahinang tumayo sa kanyang upuan at nagsasabing siya ay parang mamamatay na. Habang lumalakad ito palapit kay Commander G, nabitawan niya ang kanyang demon core. Nakita naman ito ng commander at pinuntahan upang kunin ito. Tiningnan ni Commander G ang maliit na piraso ng demon core na ginamit ni Ang. Siya ay tumayo at tumingin sa naglalakad na si Ang at nasabi kung ano pa ang mga sorpresang ipapakita niya sa kanya sa susunod na pagsusuri.